So hello, what's up mga boss? Mai-share ako sa inyong bagong website na kumikita. Bagong-bago pa lang to. So turo ko sa inyo kung paano siya gawin, paano kumita, paano mag-task, paano mag-withdraw. Then kapag ka nag-register ka pa lang dito sa bagong app na to ay makakakuha ka na kagad ng 100 pesos na balance. Okay, so ayan na kagad yung mga nakuha ko, register pa lang yan. May balance na akong 100 pesos, available balance ay 55 pesos, freeze balance ay 49.5 pesos. Then turuan ko kayo kung paano nga ba mag-register. So, i-click mo lang yung link dyan sa may bio ko or sa may comment section or sa description para mapunta ka na kagad dito sa register. Okay, so kailangan mo lang ditong gawin ay ilagay mo lang yung cellphone number mo, then password, then confirm password, then click mo na kagad yung sign up. Okay, then punta na tayo sa may login kasi nga nakapag-register na ako dito. So mag-login na tayo. Okay, so yan, nakapag-login na tayo, then sign in na tayo, no? So login successful na, then meron ka na kagad na 100 pesos balance. So, may kita mo na kagad dyan sa may dashboard mo. Okay, so, dito sa home, tingnan natin ano yung makikita. Ito, login, then yung Amazon, SkyPay, recharge, withdraw, then share, no? Then, balance 100 pesos. Yan. Then, yung mga nagwi-withdraw, may kita mo lang dito sa may baba. Then, recharge, yan. Dito ka mag-i-invest. Ang pinakamababang invest dito ay 100 pesos. Ang pinakamataas ay 50,000 pesos. Pero sa 100 at saka 500 lang ako mag-re-recharge pagtapos nito. Then, ang ano dito, recharge dito at saka yung sahod ay ano, GCash. Okay, so task. Punta lang tayo ng task. Yan, ito. Dito mo makikita yung mga task, no? Then, records. Yan. Dito mo makikita yung mga task na gagawin natin mamaya. Then explain natin yan mamaya. Pero dito muna tayo sa my mind, yan. Kasi importante dito sa part na to, may gagawin ka pa muna. So pag nandito ka sa may ano, sa may dashboard mo dito sa my mind, i-click mo lang tong setting dito sa may baba, itong setup. Yan. Click lang natin tong setup. Then click mo lang tong bank card, yan. Then, kailangan mong ilagay dito yung GCash kasi nga sa GCash tayo magpapasahod. So, pili ka na lang kung ano yung gusto mo dyan. Pero sa akin kasi, GCash yung mas gusto ko. Then, ilagay mo yung cellphone number mo dito, yan, sa GCash kasi nga dun ka pasasahurin. Then, yung pangalan mo sa GCash. Kailangan hindi ka magkamali para walang sablay kapag ka sasahod na. Okay? Then, ilagay mo lang yung phone number mo dito. Then, yung email mo. Okay? Then, may reminder dyan na kailangan tama nga yung ilalagay mong bank account, bank name, bank number, or yung GCash number mo. Kasi wala silang responsibility kung sakaling magkamali ka ng, ano, ng lagay. So, sa maling tao, maisesend yung possible na kitain mo dito sa app na to. Okay? So, back natin. Then, dito pa rin, makikita mo naman dito yung fund password management. So, click lang natin tong fund. Then, maglalagay ka lang dito ng fund password. So, kung halimbawa, pwedeng cellphone number mo o kaya yung password na tanda mo. So, ilagay mo lang dyan sa tatlong yan. Kasi nga, gagamitin natin yung fund password mamaya. Then, i-click mo lang tong save. So, nakasulat na dyan na, please remember the password. If you forget the password, please contact customer service. So, kailangan hindi mo makalimutan yung ilalagay mong password dyan para hindi na magkaroon ng problema. Okay? So, back na natin. Then, paano nga ba kumikita or nagtatask dito, okay, sa app na to, no? Then, anyway, wala pala tong app. Site lang siya, no? Then, punta tayo dito sa may record. Yan. So, may kita mo dito, eto, may free na task tayo dito araw-araw, ngayon, 5. Yan, may free 5 task pala tayo, no? Then, eto, ang kailangan mo lang gawin, nakapag-task na kasi ako ng 2, ang kailangan mo lang gawin ay i-click tong submit order. Pero, pakita mo na natin, eto yung pangalan niya, Nib. Marker pen, 20 pesos siya, 1 pieces. Ang order amount niya ay 20 pesos, then ang commission rate niya ay 0.1, then ang commission niya ay 2 pesos. So, may makukuha kang commission na 2 pesos kada mag-receive order ka. So, submit order muna natin. Yan, click lang natin. Then, click finish.
So nakapag ano na ako kanina, nakapag lagay na ako ng fund password. Dito mo kasi ilalagay yung fund password mo na ginawa kanina. Okay, so click lang natin tong finish. Then confirm mo lang. So click lang natin yung confirm. Yan. So ayan na. Then click ulit natin submit order. Yan. Click finish. Yan. Then confirm. Yan. So parang kada bibili ka or magsasubmit order ka ay ano, maglalagay tayo ng password, no? So ito nakasulat dito, ito naman 12 pack. Iba-iba kasi yung commission dito, ayan, no? 12 pack of kaleidoscope stationery supply, doon 100 pesos siya, then commission mo ay 90 pesos, yan. Ay 10 pesos. Then need to recharge 90 pesos nakasulat. Submit order, yan. Then natapos ko na yung ano, yung 5 na task ko, yan. Then gagawin ko naman ay magre-recharge ako ng 100 pesos. Then papakita ko sa inyo mamaya yung magiging balance ko. Yung i-ano ko, yung i-tawag dito, i-re-recharge ko ng 100 is mawi-withdraw rin naman natin. Okay, so go to recharge, yan. Click lang natin yan. Then itong Kipay, itong Kipay na to, ito, click mo lang yan. Gcash yan, then 100 pesos, yan. Then submit recharge, yan. Hintayin lang natin. Yan. Then lagay lang natin yung Gcash number natin dito kasi nga magbabayad tayo ng Gcash 100 pesos, no? Yan. Tapos i-click mo lang tong copy account pay, yeah? Ito, yung copy account pay. So click mo lang yan. So na-copy na natin. Then punta na tayo ng Gcash, yan. Pasok lang tayo ng Gcash. Tapos mag ano tayo, magsasend tayo ng 100 pesos, okay? So yan, paste lang natin dito yung number, yan. Then 100 pesos, yan. Then lagyan ko lang siya ng capital letter natin ng top up, yan. Then next, yan. Then so ito na yung ano, pagsesendan natin. So send lang natin, yan. So, screenshot ko lang to. Mas gusto kong ini-screenshot to para kung sakaling hindi pumasok ay may ebidensya tayong nagbayad tayo, no? Then, eto, pumasok na. Ayan, nag-send na yung 100 na tinap up ko doon. Then, balik tayo sa site. Yan. So, back na natin to. Yan. Back lang natin. Hintayin lang natin mag-loading. So, hintayin lang natin. Yan. So may kita nyo na dito, may 200 balance na tayo, then 110 pesos, then freeze balance ay 99 pesos. So kanina, 100 pesos lang yung balance natin yung sa free, tapos ngayon nagkaroon na tayo ng available balance na 110 din. So 200, 110, may 99 dyan. So nagbago na siya, ibig sabihin pumasok na yung inan natin, yung nirecharge natin. Then balik tayo sa may task, yan. Dito sa may records, yan. So may task uli tayo na 5, okay? So ito na yung commission na niya ay 10 piso naman, no? So 100 pesos, then yung presyo nito, then may commission tayo na 10 pesos. So submit order, click finish. Lagay uli natin yung password, yung sa may fund password, no? Yan. So ayun, pumasok na siya. Hintayin lang natin. So ayan, 'di ba? Dahil ano, nakapag-recharge na tayo. Kanina ang balance natin ay 100 pesos yung libre. So ngayon naging 219 pesos na siya. Okay? Then yung re-recharge mo na 100 or yung re-recharge ko na 100, tinap up ko ng 100, pumasok lang din sa my account ko. Okay? Then click mo lang tong withdraw, 'yan. So pwede mo na siyang withdrawin. Ayan. 'Di ba 219 pesos, ayan na, withdrawal, 'di ba? So minimum na withdrawal dito ay 100 pesos. Then may nakasulat dito na please withdraw in the following time period. So may oras din siya ng pag-withdraw. So ayan, pwede mo nang agad withdrawin yung 219 pesos, then Gcash, 'yan, Gcash yung withdrawal, then yung password mo doon sa my fund password, ilalagay mo dito, then submit withdrawal. Pero ako, hindi ko pa siya wi-withdrawin kasi nga palalakihin ko pa siya kasi nga maliit pa siya para sa akin. Okay, so yun lang. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Sana may natutunan kayo. Then, lagi nyo tatandaan na investing
ay risky, di ba? At saka invest at your own risk, yan. So hindi ko hinihikayat na mag-invest kayo. Yan. So ako, risky kasi akong tao. So okay lang sa akin, no? At saka maliliit lang naman yung amount na rini-recharge ko. 100, 200, 500, mga ganun lang. Then mini-make sure ko na dapat kikita ako. Okay? Then pwede kayong mag-invite para dumagdag yung kita nyo, madagdagan yung kita nyo. So maraming magagaling talaga mag-invite, lalo sa mga followers ko dyan, yung mga subscriber ko yan sa TikTok, sa Facebook at saka sa YouTube. Ang gagaling mag-invite talaga ng mga tao na yan, no? Then kung gusto mo mag-invite, click mo lang to dito, share, click mo lang tong share, then dito sa may baba itong invite now, okay? Then ikalat mo na lang siya sa social media platform mo, sa Facebook, sa mga group, sa Facebook page, napakarami yan. So bagong-bago tong itong site na to, hindi ka nga pala to application kasi wala siyang application tong site na to. So ayan, sana kumita tayong lahat dito at saka sana wag muna siyang mawala. Pero sa bagay, bago pa naman siya kaya hindi pa siya siguro mawawala agad. Okay? So ayun lang, maraming salamat mga boss. Sana may natutunan naman kayo sa video na to. So ayun lang, God bless.